pangaralan, lubos akong nasisiraan na makita kayong dala ang inyong tagumpay. Naniniwala akong kaya-kaya ninyong abutin ang inyong mga pangarap dahil kayo ay hinubog ng matatag na edukasyon. Dahil sa inyong naranas ang kaalaman sa katatagan, binabati ko ang mga nagsipagtapos na iyong taon dahil kinikilala namin ang inyong kasipagan at kahusayan. Kapin ang mga pagsubok ng buhay. Sa pagtupad ng inyong mga pangarap, bitbit ninyo ang inyong mga natutunan sa krisis man o mahirap na pagkakataon. Ngunit may matatag na pundasyon sa pagsalubong at pagtugon ng makabagong panahon. Sa lahat ng mga nagsipagtapos at mga nakakumpleto ng kurikulum ngayong taon dito sa City of San Jose del Monte, ang inyong muli sa panibagong kabanata ng inyong buhay, palagiing sariwain ang hindi matatawarang katatagan at kakayahan ninyo sa pag-aaral bilang matibay na pundasyon sa magandang kinabukasan. Pahalagahan ninyo ang inyong karunungan dahil ito ang magdadala sa inyo sa matamis na tagumpay. Muli ay binabati ko ang Batch 2023 at nawa ang bunga ng matatag na edukasyon ng kinabukasan. Mula sa ating pansangay na tagapagpalihala ng mga paaralan, Dr. Erickson S. Sabakan, Cecil 5. Maraming pong salamat, Sir Richard, at maraming pong salamat sa isang makabuluhang mensahe mula sa ating nagmamahayana. Akin naman po ngayon ang mensahe mula ng ating lungsod at balawigan. Unahin natin ang mensahe mula sa katawan ng mahabang katulungan ng lungsod na San Jose del Monte, itinagala ang Florida P.O. Des, na susundan ang mensahe ng ating punong nagabigan, lalawigan ng Bulacan, ipinagalang Daniel R. Fernando, ganyan din ang mensahe ng ating punong lungsod, lungsod ng San Jose del Monte, ipinagalang Arthur P. Robles. Congratulations, congratulations to all of you for the school year 2022-2023. This special day marks the beginning of a new chapter of your lives. As you reach another milestone in your life journey, remember the lessons you have learned in and out of your classrooms. When you're in the classrooms, dapat salawagin. If you will be your anchor and compass in navigating through the exciting and challenging path ahead of your pursuit of your dreams and passions. And the dream is valid, so never stop dreaming big. Envision a better life not only for you and your family, but for also for our nation. Masyado mo kamayo, no? Pero ito yun. Sabi nga nila, love yourself, then community na. Pero above all, the dapat si God and your family. Now, so leave the four walls of this institution that molded you. Keep your head up high and be proud that you all have achieved beyond the hardships of the COVID-19 pandemic. Sana natutunan kayo kahit may pandemya, no? Pero alam ko, sa inyong mga puso't isipan, kayo ay tuloy na graduates na. Always remember that you brave the uncertainties as you venture into the new normal. Trust that you were first experience both classroom, face-to-face learning, and online learning. You have the best of both worlds. This has not been an easy journey for you, your parents, and your teachers. With that, I salute your fortitude and determination to finish your basic education. I would also like to congratulate your parents, your guardians, for patiently raising and supporting you every step of the way. May their sacrifices and unconditional love serve as your contribution and guiding light. Mahalaga po yan. Lastly, I would also like to congratulate our teachers, principals, and all the school personnel who help in shaping our children's futures. Our teachers devoted their time and effort to bring out the best in you. I trust that under your care, our spirit and beyond success will be equipped to be productive, morally upright, and competent.
citizens of our country and the world. To the graduating class of 2023, once again, my warmest congratulations to all of you and wishing you all the best of luck. See you soon! Hanggang sa mamumay ko ng tanong tayo. Sa mahalang panahon ay pinakita niyo po ang mga kausayan, kasipagan, meeting, kulangin. Natutuwa ako makita ang inyong inisyatibong makibahagi at magpambag ng positibong pagpapago sa ating lingkungan. Di ba ng mga kapatao, ipinimbala ko na kayo ay bahagi ng ating dakilang lingkungan ninyo. Patuloy yung unawang minangin ang inyong kakayahan at kaalaman para maging pinakamahusay na versyon ng inyong mga sariling panatag, inyong ipon na makagkatagumpayan ng lahat ito. Lahat ng puso sa pagkakayo kayo ang makabalang kabataan ng langit yun na pinapatan nyo ng panahon at ating magbibay na sisaraman din sa lahat ng mga magulang. Yo, mga kaibigan, at mahal sa mga kaibigan sa lahat ng non-teaching government na lumabay at magbibig sa kamalayan ng ating mga nag-aaral at sa inyong kumahal ay lumabot at nagmuma sila bilang maasahan at kaibigan ng miyembro ng ating pamilya. Kaya at mga minamahal ko mga kasutunos bilang nagpapalman ng mga ating mayamang kultura at ginagpapagawa ng ating kaibigan magiging mamayan alam sa puso ang pagiging kawal. Mga Diyos, tao na may pagbibigan sa kung ano ang tama at magbibigay para sa ating lahat. At gamitin at tinihin yung malakas ang inyong malayang tinig para isuro ang inyong mga kaligayin at umano. Malakas sa kayo hindi kong bitawan ang inyong mga kaya at sasamahan kayo sa inyong masaya at again, congratulations, rabbits, and may God bless you all. Maraming salamat po at hindi natin ang kalakaan ng Pilipinas. To you, recipient of the Congress of 2023, my warmest congratulations. As we reflect upon this year's Air School Leaders Team, Katie Conferences, molded to our resilient educational foundation, we do recognize the immense significance of the past years in shaping their lives. Years ago, we stepped into the world of education, eager to absorb knowledge and explore new horizons. To learn basic education, after bringing up in some parts of the journey, the challenges of the pandemic, education is about the transformative power of learning. Throughout our journey, we have been exposed to diverse range of subjects and experiences. We have grown academically, intellectually, and emotionally. We have developed the character of resilience as you were shaped into becoming well-rounded individuals, compassionate, confident, and responsible. These are your gains, the results of your perseverance and hard work. In my heartfelt congratulations, let your resilient educational achievement shine as a beacon of hope, offer an inspiration to others, and serve as a resource for transforming lives and society. Also, my felicitations to the parents, teachers, and school personnel who have been part of their journey. They are the green miniature wings, your support system, for without them, you could have not succeeded. More power and voice in your mouth. Come walk a sense in Real Buzz Project TV.